it's about looking at, for example, the apples as your competitor. Pulang-pula, marami sila. And on top of that, you can see one orange nasa ibabaw na definitely mag-i-stand out, nagiging different. We'll not be talking about yung lasa, yung prutas, ano ang naidudulot nun. We are talking about something that is more far deeper doon sa konsepto ng visual na yon. Seeing that apples, and on top of that apples, is basically the orange. What does it tell you? It tells you about being different. It tells you about you need to stand out. New Year! Arman Benko po here in Visibilities in CBRC.tv. Magandang araw po sa inyo lahat. Marami sa atin, maaaring masaya na iniwan ang taong 2020 for obvious reasons. Kaya sana excited naman tayo for 2021 with the proper mindset, tamang pananaw, looking forward, and sabi nga nila, 2021 need not be the best year, but definitely a better year. Gusto lang natin maging better year ang 2021, then 2021 has done its job. But what we bring to the new year is what the new year will bring to us. Kaya minabuti natin, hindi ko na patatagalin, to bring in a very, very close friend. Hindi nga alam to, someone that I have looked up to, miski na mas bata siya sa akin. I think 52 ako, mga 51 years old na siya. He is the president of V-Cargo. He is a best-selling author, most sought-after motivational speaker, corporate trainer, Paulo Tibig. We call him the Entrap Champ. Welcome, Paulo Tibig. Ayan, magandang umaga, gabi, tanghali, kung nasan man po kayo sa buong mundo. Maraming salamat, Brother Arman, for this invitation. Alam mo, isa ito sa laging nililook forward natin na kapag start ng bagong taon, ang unang-una yes. Ayaw nga natin yung tinatawag nating New Year's Resolution Syndrome. So, Happy New Year muna sa inyong lahat. At lagi ko nga sabi itong greetings kung ginagawa nito lately, parang a brighter and thriving 2021 for all of us. 9 years mo na itong ginagawa, no, Paulo? Oo, alam nyo, nakakasatuwa. Tama yun, Arman, pang siyam na taon na ginagawa natin itong business ideas. So every January, parang siyempre yung last week ng Disyembre hanggang first week ng Enero, talagang medyo busy tayo on all this kasi nga, it's basically parang ano to eh, naging for me, it's something that I need to see and use my platform para mas makatulong, ma-reach out. In fact, just the other day, yung kaka-release nitong bagong 2021 insights, ideas, may dalawang nag-message sa akin kaagad. Alam mo, sabi niya parang yung last year na nilabas natin, parang yung isa from Bicol, she has started already yung kanyang negosyo. And then yung isa naman from Cavite, ganun din. So nakakatuwa siya kasi nga parang for all we know, hindi naman ako si Manang Bola, hindi rin tayo nang bobola. Ito po, honestly, pinag-aaralan din naman po ito. Tinitingnan po natin yung kasalukuyang environment ng negosyo at kung ano mang nangyayari sa paligid natin. So in a way, merong approaches na ginagawa tayo dito, pinag-aaralan natin to. Nang sa ganun, ito po sabi nga natin, maging guide, di ba? Yung mga option na to para kung ano ang nakikita nyo na makakabuti sa inyo, then go on, di ba? Yan ang lagi nating sinasabi. Sa nakaraang, hindi ko 9 years sinubaybayan yan eh. Pero the last 3 years, Paulo, last 3 years, ito sasabihin ko, national TV,
with about 100 plus current viewers right now, ah, at marami pa itong marireach libo. The past three business ideas mo, I think mataas ang batting average na tumpak or very much related. Ne, sinusubaybayan ka yan, pare. Matagal na ho kami magkakilala ni Paolo Tibing. Medyo may affinity talaga. Mga tatlong linggo na ho kami magkakilala. Kaya tiningnan ko the past 3 years ang business ideas. Marami not only makes sense, not only gives hope, but is actually what is something that can be seriously looked at. Alam naman natin, walang sigurado sa negosyo eh, di ba? Pero magandang maging guide. Isi-share screen ko na, Paolo. I hope you don't mind. Sige na. Sinuha ko na eh. Nagpaalam naman ako sa'yo, di ba? Oo naman. Diba? Yun naman para sa publiko at talaga namang... Oo, sinishare talaga natin yan. Kasi nga, parang iyan ang tulong natin na ginagawa pag start ng taon. Ayan, oh, galing. Ayan. Mabilis niya kasi I think mayroon 10 dito eh, di ba, na mga bright business ideas. Pero yung mga audience natin, kayo po, kayong mga nanonood, pwede ho kayong mag-participate. In fact, I encourage you to participate. Sir Paolo Tibig, mabilisan, isa-isahin natin. Ano itong business idea na food na all good pa? Anong ibig sabihin? Okay. Everyone, no, dun sa yung mga unang na, nakakarinig pa lamang ng ating mga typical na ginagawa na business ideas, ito po unang-una, Armand, baka pwedeng quickly lang, sabihin ko lang yung premise ng lahat ng ito. Kasi baka po, parang nanloloko ba si Paolo Tibig kung bakit ganito ang kanyang mga nilalabas? Unang-una po, ginagawa, deliberate po natin ginagawa na parang yung may play of words. Bakit po may play of words? Ito po yung nagbibigay ng mas madaling pagkakaintindi. So ibig sabihin, ito po ay relatable na parang pang Pinoy na Pinoy palate. Kaya po, kung mapapansin ninyo, ang mga ginagawa po natin dito talaga, yung easy to understand, easy to relate to, at alam naman po natin na pwedeng talagang pag-isipan itong mga insight na to. Okay, so unahin na natin. Sir Armand, ha? Sabi mo nga, food na all good. Yan. Yes. So, we have seen 2020, di ba, pandemic. And karamihan sa atin, doon lumabas ang skills ng naging master baker, na naging culinary expert, nag-level up ang cooking skills natin. So with this, anong ibig sabihin? We have seen so many businesses na lumago nitong 2020 at unang-una dyan, yung basic na pagkain. Look at this, everyone. Ready-to-eat meals. Diba? Yes. Ready-to-cook meals. Yung mga fusion meals, innovative meals. Example, ano yung fusion meals, Sir Paolo? Fusion. Ano yung fusion? Yung fusion yung ano, di ba? Filipino-Korean food. So siguro ang inspiration dito, pinagsama, and then naging hybrid, and then naglabas. Example lamang, di ba nakita natin yung hashtag, walang kamatayang, ubi pandesal. Hashtag, walang kamatayang. Ano yun, yung bake sushi, na dati hindi naman sa Japanese. So ano sinasabi nga natin? Nagkaroon ngayon ng innovation. Filipino-Japanese, Filipino-Korean, Filipino-German, di ba mga ganyan? Filipino-American. So si probably, for example, Filipino-Korean, ito yung alam nyo nag-inspire yung kakapanood natin ng mga K-pop, K-papaano nanonood tayo, K-papaano yung K-drama na nakikita natin na parang mas naging interesting for many Filipinos to look at it at talagang bigyan ng pansin. Itong ang handaan ngayong bagong taon, even na tawag dito, Pasko, marami ko nakikita yung ibang nasa pagkainan nila. Merong ano yun, chapche, yung parang pansit naman Korean, nandyan yung mga sushi, nandyan yung mga maki, nandyan yung mga tempura, di ba? Lahat at iba't ibang putahe. So ano ibig sabihin, everyone? Food will always be on the top of our list every year. May mga pagkakataon na hindi ko po isinasama yung food kasi we wanted to showcase ano yung ibang businesses that will flourish. But looking at after 2020, ngayon pong 2021, isa po ito na pwede niyong pasukan
Pangalawa, ito po yung, alam niyo yung halaga, hindi kailangang malaki. Hindi kailangang malaki ang capitalization natin. Ang kailangan po natin dito, i-hone natin yung skills natin para makapag-develop tayo ng mga pagkain na talagang pasok na pasok, swak na swak, at tanggap na tanggap ng ating mga mamimili. So food is all good. Lagi po yan. Talagang kailangan natin na itong mga pagkakataon na ito, tignan natin sa halagang maliit. You can be good. You cannot go wrong. You need food at na good. Eh, itong ano, nurture agriculture. Lagi ko itong nakikita, Sir Paulo, sa nakaraan itong taon. Pero I will agree with it. Pero your view? Sa totoo lang, ano, sabi ko nga parang tama ka eh. Ikaw, buti nga ikaw, nabibilang mo, ilang taon ko lang na ilalabas to. Pinapantayin ko. Oh, salamat ah. Uy, si Dr. Carl Balita. Hello, hello Carl. Oh, Dr. Carl Balita. Happy New Year. Oo, nakita ko, nag-flash dito sa atin at nanonood din siya. Congratulations pala dito sa iyong TV. Ayan, oo ah. Baka yan naman yung show ko nandito na rin. Anyway. CBRC.TV. Oo nga. Usap nga tayo, Carl, in one of these days. Anyway, going back, nurture agriculture. Tama po yun, na Sir Armand. Napakahabang panahon, lagi nating sinasama yung agriculture. Bakit po? Ang tawag ko dito, it's business of infinity. Business diba of infinity? Yes, o infinity business. Baliktarin rin natin kung paano man yan. Basta po, ganun lang po. Basta walang katapusan. Yun po sa Tagalog. Di ho ba yung infinity parang number 8? Walang katapusan yung number 8. Paikot-ikot. So, ibig sabihin everyone, ito yung isang sector na kahit anong sabihin natin, definitely, hindi siya mawawala. Ang problema lang dito, Armand, everyone, viewers, ito po ang problema normally. Ang laging tingin kasi pagdating sa agrikultura, marumi, hindi glamurosa, glamuroso, mainit, old stuff. Kasi iba po yung mindset natin. Ang mindset natin yung kailangan gwapo ko katulad ni Paolo Tibig. Kailangan yung mayaman marami kong pera parang si Armand Benko. Ganun po. Ganun po yung mindset natin. Nasanay po kasi tayo with Western culture ng pag-iisip. But, ito po, at i-challenge ko ang bawat isa. Kung kayo po ay nasa probinsya, kayo po ay may mga resources, kayo po ay may mga spasyo, ito na po ang pamang pagkakataon. We have seen, kahit may uncertainty ang pandemic, nakita po natin na ang pagkain na yung agrikultura hindi mawawala. Correct. Ito na lang, Armando, sa ibang bansa, yung mga bansa na sobrang progresibo, ano po ang number one driver kung bakit sila progresibo? Agrikultura. Ang kailangan lang natin sa agriculture is that i-mechanize natin, i-automate correct natin. Example, correct, ayaw po nating sabihin na huwag nang gamitin ang kalabaw. Baka nga po nasa tapahan na at na nakakain natin mga kalabaw. Pero naman, Armand, di ba, in New Zealand, in Japan, in Europe, isang pamilya lang ho na agrikultura ang kabuhayan. Pero ekta-ektarya. Anong ginagawa ng tatay? Ang tatay, siya ang nagtatraktora. Mula umaga hanggang hapon, traktora. One day. Kinabukasan, magtatanim. Makina. Tawag doon, mechanized. So ano ibig sabihin? Pati yung paghango, pati yung pagbungkal, lahat po yan, makina. Ibig sabihin, ginagamitan na ng teknolohiya. Yun po yung kakulangan dito sa Pilipinas kung bakit po talagang yung karamihan sa atin parang ayaw nito. Pero everyone, look at this. You see in pandemic, lahat ng pangangailangan naka-anchor sa agriculture. We need agreed food on the table. Diba? Maki baka, maki baboy. Diba? Ito po ang tamang revolusyon. Go, go, yes, go sa go. Diba? Yan ang sinasabi natin eh. Ito na ang pagkakataon ni everyone. So, ibig sabihin, why not try to look at aqua? Why not try to look at livestock? Ngayon na, even po, kung sabi ko nga kung may espasyo kayo sa likod bahay natin, di ba typically, mag-alaga ka ng ilang kambing, mag-alaga ka ng ilang manok. Ngayon, honestly,
ang gusto ng tao, for example, hindi lang po yung commercial produced na manok. Gusto natin ngayon parang yung mga free range, yung organic. Yung, alam mo, lakad lang dyan. Kasi yun po ang gusto, native, yung mga baboy na belly-belly, di ba? Pati katawan natin, parang belly na rin, parang baboy na rin. Pero yan po yung hit eh. Yan po ang need. So ano ibig sabihin? You don't need even malaking puhunan. Sabi nga natin, a mere space. O pag sinabi naman, eh Paolo, paano kung nasa urban areas ako? Di ba? Yes. Everyone, look at this. Hydroponics, aquaponics. Di ho ba? If you happen to be in San Juan, meron pong isang barangay sa San Juan. Mula dun sa barangay hall at ilang pader doon, eh may mga tanim na pechay. Nakahang po barangay sa pader. Barangay hall yan. Barangay hall. Diba? Oh, so ano ibig sabihin? Does it follow that you need? There are areas, eto ho, kung if you can get inspiration from other countries also, pwede po ba sa mga bubong natin? Nitong pandemic, nakita natin, marami po naghahalaman. Plantitos, yes. Plantita. Oh, plan lolo, plan lola, lahat na lang po, lahat ng yan. Pero honestly, until when will that happen? So ano sabi, ibig sabihin natin? Kung nasa taas po ng bahay natin, nasa building tayo, may espasyo tayo, kung ano man yan, why not try? Ang kilang po dito, subukan po natin. Wala pong mawawala. Hindi po malaki ang puhunan. E what more, kung ang maramihan sa viewers natin, nando sa mga probinsya, may mga espasyo. Kahit papaano may tatalikuran. Honestly, Brother Arman, yung manok po nung aming isang angel dito na inuwi galing Maynila, ngayon lamang ha, just today at ilang araw na, alam mo ba siguro mga 20 itlog ang kanyang mga native chicken nandito sa likod namin. So ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Hindi po kalakihan ng espasyo. Parang ilan lang, may tatakbuhan lang ang manok. Eh yung 20 na yon, sabi mo na lang, kalahati nun, 10 na lang doon, eh mabuhay, eh eventually pwede na naman niya ibenta. At manganganak, at manganganak. Eh baka susunod, uuwi na yung angel namin na yon, eh iiwan na kami. Dahil siya isa ng ano, manok magnet. Di ba? So, ganun po. Ko lang, ha? Doon sa poblasyon, yung mga gimmickan nyo, mga millennial, doon sa poblasyon ng Makati, noong nakapunta ako 2-3 months ago, pinuntahan ko isang condo, 30 plus square meters. Ha? 30 plus square 30, meters. Yeah, 30, yeah. Pagpasok ko sa loob, merong receiving area, tapos puro halaman, pare. Ano, indoor agri-farming? Indoor plant. Indoor plants. Yung mga high value crops, yung mga nilalagay doon sa mga ano ba ang tawag nila doon? Sa mga ano, mga mint. Yan, ngayari mint. Oh, mga high value crops. Tapos sinasabi niya, yung benta niya doon is equal to about 30 to 40,000 in a month. Sabi ko talaga. So, galing, di ba? Pare, alam mo, every time na nakikinig ako sa'yo, alam mo na nakikinig o hindi mo alam, nagte-take notes ako, pare. Ha? Hindi mo alam yan. Lagi salamat. I agree completely with you. Agri and technology, kailangan ipagdikit eh. Katulad niya, yung nakita ko sa San Juan, tsaka yung nakita ko sa condo. Technology plays a big role dun sa agri. Di ba? Sir Paolo, bago tayo mag-station break, ito ba nilagay mo itong My Forever sa Deliver? Kasi yan ang isa sa negosyo mo, Mi Cargo, worldwide. alam mo, Arman, kung sa pag-ibig, walang forever. Pero sa Deliver, My Forever. Yan ang gusto nating sabihin dyan. Well, talks about everyone, yung transportation. And mas lalong napataas ang interest ng mga tao pagdating sa transportation. Alam mo, meron akong mga kilala na mentor ko nga nitong pandemic. They started yung mga because of the... Kasi ganito yun eh. Pagtaas ng e-commerce requirements, yung pagtaas ng pangangailangan ng mga tao online businesses, tumaas diba yung mga e-commerce platform. So with that, may pangangailangan ng support services. At ano itong mga service provider na to? Ano itong mga support services na to? So definitely, the need to deliver everything. Diba? Yung in-order natin sa e-commerce, yung in-order natin sa online platform, kailangan mong dalhin yan. And by the way, everyone, hindi po ang mga pagmamayari yung mga e-commerce platform ng mga delivery provider nila. So ano pong point?
sila po ay nag-outsource lang din. Kaya nga po, di ba, yung pinaka-single unit ng bisikleta, tricycle, motorcycle, sasakyang medyo malaki na at palaki ng palaki pa, may pangangailangan dyan. We have seen, everyone, that during pandemic, isang sektor ito na talaga pong inaalaw ng gobyerno na tumakbo kahit saan. Honestly, Sir Arman, no, if I may share with you yung case namin with our company also, we're into logistics, alam mo naman yon. At fortunately, we're one of the few companies, siguro mga lima lamang yan dito sa Pilipinas, who's really transporting perishable items. At kami po yung mga nag-charter ng flight during the ECQ, na talaga po yung naririnig natin sa balita ng mga eroplano na binabiyahe from Manila, kunyari to Cebu, to Davao, and vice versa. Isa po yung aming company na talaga naman pong somehow naging blessed and fortunate na kahit papaano meron din pong trabaho pa. Although we're also greatly affected, I'm into this sector, everyone, into transportation, but definitely magfo-flourish po siya. Given with the increase, hindi po hype ang e-commerce. Ito ang key dito Ine-embrace na natin ang digitalization. Ine-embrace na ng Pinoy, nakita nating pandemic na kailangan natin siyang gawin Kailangan tayong mag-adapt doon sa pangyayari na pagbabago na yon. So given Sir, with that pagbabago, yes. Nakwento nga sa akin ng mga mall, yung mga malalaking mall, sabihin na natin yung SM. Ang nangyayari doon ngayon, sinusukat doon sa department store, pero ino-order online. Mm-mm. Baliktad na. Yeah. Hindi katulad noon, tinitingnan lang online, tapos titingnan sa mall. Ngayon, nabaliktad. Sinusukat sa mall, pero ino-order online. Kaya, patok pa rin yung delivery. Sir Paolo, yung isang question, hindi na na-post doon sa question dahil kamag-anak ko. Localized delivery daw. Localized delivery. Pwede po rin yon. Everyone, ang tawag doon, line hauling. That's one. Parang within a certain community, parang localized lockdown, no? Gradual lockdown. Talagang yung mga term talaga ng pandemic, naglabasa na, di ba? Pibot, ibot, kembot, lahat na lang, di ba? Eebot ka na. Parang ganun ang dating. So, pwede po yon, localized, kunyari within your town. At marami po ngayon ang naghahanap na nga ng parang modelo. For example, meron naka-develop ng isang delivery app. Yung delivery app na yon o yung concept o yung platform na yon, naghahanap po sila sa iba-ibang lugar. So kung kayo po ay nasa technology, nasa digitalization, pwede niyo pong gawin yon. At eventually, pwede niyo pong ibenta doon sa mga community na sinasabi niyo pwedeng parang localized delivery. Yes, it is accepted and it is well received. Another, if I may add on that, Arman, no? Yung alam nyo yung mga pasabay concept, ito po alam nyo, umusbong ito yung pasabay, hindi pahirap, yung nakikisabay ka sa halip na taong sinasabay mo, order ang sinasabay mo, or 100 pesos pumunta yung isang tao sa malaking supermarket, pasabay, mas malaki pa ang kita. May kilala ako, Brother Arman, photographer, wedding photographer, syempre walang events, walang ganong negosyo ngayon. Ang ginawa niya, pasabay. In a day, kumikita ng 3,000. Kung 30 magpapasabay sa'yo, kung may 3 times a week ka, may 10,000 ka sa isang linggo. Sa isang buwan, kwalong damit. You see, it is something na yung concept, pasabay, even yung online grocery. Yung online grocery, naisama ko na yan some few years ago. Mobile commerce. Commerce. Parang ibig sabihin M-commerce. Ibig sabihin everything else nasa fingertips na natin ng cellphone natin, ng ating tablet, na pwede ka nang mag-grocery, tatawag ka lang. Meron pa ako sinaba, I think last year or 2 years ago, yung mga personal errands. O even ngayon, parang nandyan pa nga sa listahan. Kasi nga, kung may personal shopper, you can have personal errands. Social lang tawing tawagin. Pero at the end of the day, parang nag-utos ka, binayaran mo yung nag-errand na yun. So you see everyone, transportation. Kaya nga, my forever sa delivery.